grabe no. Pinagpawisan talaga ako doon sa mga unit nila. Hindi ako pinagpawisan sa kakaikot, pinagpawisan ako doon sa presyo ng mga pyesa. So yun, nandito pa rin tayo. Sensya na kayo kanina, nabitin kayo kasi medyo mahaba na yun, around 20 minutes na yata mahigit. So pinutol ko muna para hindi kayo maumay. Ito yung karugtong niya. Meron pa kasi mga bagong dumating, dumating yung Choco Factory. So papasilip ko rin sa inyo yung mga unit nila. Pero bago yun, syempre daan na natin yung unit na nandito. Nakita tayo itong Raider. Tingin ko parang not sure kung Gen 1 or Gen 2. Okay, yan o. Nakatakigaw ah. Yan. Yan yung braking system niya. Silipin natin yung sniper na SB. Siyempre, doon tayo sa taas. Habang nagpupunas sila. Naka-domino siya. Brembo X Domino. Kung hindi ako nagkakamali, tinanggal lang yung kulay niya, boss, no? Itim talaga siya, no? Ayan. Honest naman si sir, tinanggal lang daw yung kulay niyan. Itim talaga yan. Para medyo maiba lang yung kulay niya. Mukhang, pag tinignan mo, parang stock lang siya. Pero, kulay itim pala yung original niyan. Kinaskas lang. Then, no, shoutout na. Tyson Philippines, shoutout. Son? Shoutout, Son Lukban. Lukban, Quezon? Okay. Then, pasilip ko sa inyo yung braking system niya sa baba. Kung di ako tayo nagkakamali, naka-Doraemon sila. Then sa disc, ito yata tinatawag na buta disc, no? Buta disc, so tama tayo. Then light and front shock or baso. Not sure kung pang anong motor siya. Pang wave. So naka-wave hub ka rin. Okay, so Straight wave, yun. Sinabi ni sir na ito is light and wave front shock na repaint ng black. Siyempre, pag nag-wave front shock ka, ang hub mo, wave na rin. Ayan. Ayan. Tapos, ito nga, yung buta disc niya. Parang tingin ko, Heng, white gold. Kung di ako nagkakamali, Heng, white gold ang ginamit nila. Then sa rim, SDR. Then sa gulong, 4590 ang brand. Siyempre, paborito ng karamihan, Eat My Dust IRC. Then dito, gumamit siya ng all-in stab. Then naka-quick throw na rin siya. Not sure sa brand ng quick throw, ha? Pa-comment na lang sa mga nakakaalam. Then sa switch, Honeywell. Yun, Honeywell daw, sabi ni Bossing. Then shifter, JRP, engine stock or loaded na? Yun, okay, stock engine pa lang daw. Then AUN na pipe. Then may reserva silang NLK. Light and swing arm plus plus 3. Yan, plus 3 light and swing arm. Suspension YSS G series. Medyo masakit. Siyempre sa likod, sa tires, Eat My Dust, malamang 6080. Okay. Confirm. 6080 ginamit nilang tires. Ayan, naka drum brake. Pogi, no? Ayan, no? JRP. Latch seat. Ayan. Siyempre, pasilip ko na sa inyo yung entry ng Choco Factory. Ito yung kanilang NMAX na SB. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung nag-overall ng leg 2. Ayan. Ayan, naka Brembo. Red logo. Ayan. Sa kanan. Then, Motion Pro sa kanyang quick throw. Dito na ginamitan nila ng Daytona. Then, kaliwa. Master nila is Brembo Red logo. Yeah. Tapos,
Sa handlebar, ginamitan nila ng upper speed titanium. Ayan. Ayan yung mga hose nyo. Ayan. Silipin natin yung baba. Siyempre, braking system sa baba. Doraemon. Then, CNC. Ang hose, hindi ko makita yung brand. Hindi ko makita yung brand ng hose. Earth hose. Ayun, nasa loob. Then, sa rim, medyo masakit, nagmurad. Check natin. Base sa pagkakaalam ko, legit na murad. Medyo masakit. Then, B-rubber, Satan. Tama ba tayo, Satan? Then, 4590. Ayan. Naka-lighten siya. Then, yung hub niya is hindi na nila nilighten. Wala tayo dito sa kabilang banda. Then, naka-alloy gas tank. Ayan. Medyo iba yung alloy gas tank niya. At ang isang kagandahan na napansin ko, malaking effort. Yung radiator, di ba, dapat nandito. Nilipat nila sa harapan. So, plus points for modification. Then, syempre, yung kanilang stub. Olins. Not sure kung ito na yung pinakamahaba. Kasi alam, parang pagkakalam ko, tatlong size to eh. Pero legit Olins yan. Magnesium. Then, naka-alloy subframe. Kita naman. JRP. Glossy carbon. Rare na to. Wala na yata ang nilabas na bagong ganito ngayon. Then dito, daing GP Warrior, full titanium. Siyempre, naka-lighten swing arm, tapos naka-YSS na shock. Not sure sa size ha, hindi ako sure sa size niya. Hindi rin ako sure kung ito yung drag series na tinatawag. Hindi pa kasi ako masyadong nakakakita ng drag series ng ng YSS. B-rubber Gecko, Satan, 6080. Then murad pa rin sa likod. Not sure, hindi ko lang sure yung size ha. Hindi ako aware sa size ng murad nila. Then siyempre, ito pa rin, Doraemon, kung di tayo nagkakamali. So yan yung NMAX nila. Na nag-overall ng leg 2 ng DRP sa R33 San Simon, Pampanga. Check natin. Loaded, naka-black. Ay, sana all loaded yan, naka-black eh. Not sure lang sa load. Then, light and crank. Ayan. Solid, no? Then, ito naman yung NMAX version 1 na modern bands. So siguro alam nyo na to, no? Sana all, no? Kaliwat kanan. Medyo masakit-sakit. Diba? Then, it's a laya, cup. Ayan. Then, all-in stub. Siyempre, ito yung stub na laging ginagamit sa Vans Concept. Sa tansya ko, nag-range siya ng mga 50 to 60K. Ito lang. Not sure, ha? Basta doon lang naglalaro yung price niya. Kasi kung naalala nyo, meron tayong na-feature na Vespa. Ang worth nung kanya is parang around 40 to 50K. So, nandun lang yun. Doon lang siya naglalaro. Ayan. Siyempre, doon sa Quick Throw, Motion Pro. Ginamit nila sa layaw. Sa switch, okay, CNC nakalagay dito, CNC Racing, ayan. Then, grabe, dalawa pala stub nito, no? Isa. Then, meron pa siyang magnesium dito. Sana all, no? Then, dito naman tayo sa kanyang braking system sa baba. Napansin ko yung ano niya, yung caliper niya is medyo parang first time kong nakakita. Sa pagkakalam ko, ang tawag dito is 4-pot radial dual. Kung di ako nagkakamali ha. So, kung mali ako, correct niyo na lang ako. Then, braking system ulit. Ay, sana all carbon. Carbon disc. Medyo masakit. Kasi pag nag-carbon disc ka, kailangan mo ng carbon pad. Hindi ka pwede mag-carbon disc, then yung usual na ginagamit nating pad, masisira yung carbon disc mo. Price range nito,
around 40 to 50. Then sa brake pad na carbon, around 10 to 8 kung di ako nagkakamali. Then sa rim, nakamurad. Ito, it's a layano. Pito na lang, pito. Pito na lang. Ayan, grabe. Then dito, ginamitan na lang ang Xalaya front axle. Then sa shock, ito yung shock nila, oh, RT Stage 6 Racing Fork. Ayan. Ito medyo masakit. Murad. First time ko nakakita ng gantong kulay ng murad. Check natin, ah. Ah, okay. So, legit na murad to. Ayan, oh. Paano ko nasabing legit na murad? Next content, gagawa tayo ng tutorial sa pagtingin ng murad na peke at saka ng murad na urig para sa inyo. Ikutan naman natin yung bandang likod, yung braking system niya sa likod. Ayan. Braking system sa likod. Doraemon pa rin. Then sa disc na ginamit, check natin maigi kung Moto 3 ang ginamit niya. Okay, naka Moto 3. Ayan. Then sa pipe, ayan, ginamitan nila ng Xalaya. Ayan. Tri-carbon fittings. Earls. Ayan. Sana all, no? Then sa suspension, gumamit sila ng Nitron. Ayan, made in Japan yan, made in Japan. Tatanong nyo, size ng gulong? Siyempre, papakita ko na rin sa inyo para may idea kayo. Pero sa size ng rim, wala akong idea kung anong size ng rim ang ginamit nila. Size ng gulong, ginamit nila ay Gold Series size ng gulong. IRC. Hindi ko makita yung size niya. Ayun, 50 by 100 by 17. 50 by 100 by 17 sa gulong, ah. Brand IRC. Then, Xalaya side stand, center stand Xalaya. Dry carbon sa crank at saka sa airbox. It's Xalaya grab bar. Ayan. Then, yung upuan, NP. Then, pinalagyan na nila ng 916. Ayan. Sana all, no? Then, may nakita rin ako dito ng ano, M3. Or kilala natin sa tinatawag na MIUI 125. Pakita ko sa inyo, sa inyo. Silipin natin. Nakaseta. Kabilaan. Then sa rim, murad. Okay. Check natin. So okay, legit yung murad niya. Then, sa suspension, sa tingin ko, wave lighten. Oh, naka-wave lighten. Front shock or baso. Then, sa dito sa disc na to, hindi ako aware kung anong version siya. Pero Brembo siya. So, doon sa nakakaalam, pa-comment na lang sa baba kung anong tawag dito sa disc na to. Ayan. Ayan, naka-wave hub, small hub. Then, syempre, yung tinatawag natin parang bracket mo or spacer para umangat yung disc at tumapat sa caliper. Usapang caliper, formula, fittings, sweet hose, tsaka fittings, sweet. Then, JRP, flat seat. Nakastop na rin pala siya. Parang ito yata yung ano, mattress ba na brand ng stop? Not sure kung mattress to, ah. Mattress nga. Okay. So, tama tayo, mattress nga yung stop niya. Then ito, first time ko nakakita ng SB ng M3 na naka-alloy. Ayan, engine support. Alam ko wala nito sa market, so malamang pinakustomize to ng may-ari. Nagpapabricate siya ng engine support para dito. Then, NLK full kicks. Ayan. Not sure sa engine kung loaded, ha. Hindi ko alam, eh. Then dito, ayan, murad pa rin. B-rubber, size, Satan, 6080 pa rin ginamit nila. Normal naman ginagamit sa SB, pag sa likod, 6080. Yun. Meron pa dito, sporty, pasok na to as drag bike.
Ayan. Drag bike na yan. Papasukan niya. Ayan, nakatakigawa. Quick throw, domino. Ayan. Malamang. Light and wave front shock. Ito, katulad nung disc nung kanina, hindi ako aware kung anong version siya or anong tawag sa kanya. Pero, tingin ko parang Brembo din to. Then, AP caliper. Medyo masakit-sakit. Then, sweet fittings, saka hose. SDR rim. Ayan. Punta natin yung likod. Ayan. Naka-dying full teach, GP Warrior. Drag bike loaded, syempre. Ayan. Ang cute ng plano niya, oh. Katulad nung kay Boss Alpon, no. Oh. Ayan, no. JRPX Boss Alpon. Gas tank. Pang drag na to, eh. Parang mga 1 liter lang ata laman ito. Hindi natin siya mabubuksan, eh. So, yan lang, silip lang tayo. Then, ito yung unit ni Boss Alpon. Yung link ng silip ko dito, lagay ko sa baba, check nyo na lang. Then si Choco, isa sa maingay na SB sa larangan ng Mio ngayon. Eto, Choco. Silipin natin kung ano-ano yung laman ni Choco. Ayan. Magura quick throw. Then, ayan. Alam nyo na kung ano yan. Gold pin. Kabila, paano ba tamang pronounce? Koken o Kohen? Basta, hindi ko maintindihan, eh, parang Koken yata siya. Then braking system sa baba, ang tawag sa caliper na to is 4-pot mini GP. Then Moto3, Murad rim. Check natin. Legit, legit yung kanilang Murad. Then lighten wave, front shock. Wave small hub. Spacer again, para umusog. Ito pa, ang isang masakit-sakit, magnesium. Sana all, no? Then, engine support. Not sure lang kung plus 2 or plus 2.5. Pero parang tingin ko, 2.5. Then, light and stock crankcase. Loaded. Naka-black. Diba? Ayan. Nitron shock, made in Japan. Siyempre yung likod, Murad pa rin. Usual size na ginagamit pag nag-build ka ng SB sa gulong, sa likod, kadalasan ginagamit or usually 60-80. Then sa harap, nagpo-45-90 sila. Grabe, no? Dami, no? Nakakalula, no? Nakakahilo pag iniisa-isa natin. Konsepto nito, modern vans. Ayan. Eto, kayo na mahal na mag-design, alam nyo na yan. Then dito, domino quick throw. It's a Laya Cup. Kohen pa rin, Kohen or Koken. Yan. Carbon parts. Then rim, Murad, harap likod, legit. Eto, radial HP. Tinanong ko kay Sir Juan ito kung ilang mm, 108, kasi may dalawang size yan. 100mm tsaka 108, so 108 daw to. Then carbon disc. Ayan. Syempre, matik yan, naka-carbon brake pad yan. Fittings, earth hose. Ayan. Salaya, oh, Lodi. And naka-stub na rin siya. Nakalagay dito is CNC stub. Ayan. Ang cute, no, nandito yung adjuster niya. Yung iba kasi parang dito yata adjuster din. Ito, dito lang siya ina-adjust. Pipihitin mo lang. It's a Laya, titanium pipe, carbon. Carbon Lodi. Then suspension, Hyper Pro. Made in Japan. Ayan, nakalagay naman. Nakalagay naman siya. Made in Japan. Ayan. It's a Laya plate holder. Carbon flat seat. Ayan. Dry carbon. Carbon airbox. Cover. Ayan. Salaya. Salaya. Sakit, no? Then meron pa dito,
Yung sa pang-entry nila. Aerox version 1. Modern SB. Ayan. Red logo. Brembo. Then, kabila. Cocaine. Braking system. Usapan tayo. Dito sa disc, hindi ako aware sa kanya eh. Ayun. TDR disc. Not sure kung ilang mm din. Hindi ako nagkakamali. CNC 2-pot. Ito. Hindi ako nagkakamali. Then sa bolts, yayamanin. Ginamit nila. Then sa rim, nagtakasago. XLA siya sila. Ayan. Hub. Hindi na sila naglighten sa hub nila. Dito na lang sila naglighten sa front fender. Likod naman tayo. Light and crank. YSSG series. May baso. Hindi naka ram air. Naka black. Matic loaded. Not sure lang kung ilan yung load niya. Basta loaded siya. Then dito. Sa pipe. AUN. Ayan. Naka engine support na. Not sure lang kung ilang plus. Hindi ako sure. Comment nyo nga kung anong sizes ba ng engine support ang pwedeng isalpak sa Aerox. Wala pa kasi akong idea doon. DS4 radiator. Naka-alloy gas tank. Yan. JRP flat seat. Glossy carbon. Rare na rin to. Medyo ilan-ilan na lang yung nakikita kong may ganyan. Grabe no. Pinagpawisan talaga ako doon sa mga unit nila. Hindi ako pinagpawisan sa kakaikot, pinagpawisan ako doon sa presyo ng mga pyesa. Pero hindi ko binanggit. So, depende na lang kung papayag yung owner na i-reveal niya yung price ng kanyang parts. Okay yun. Pero pag wala tayong permiso ng owner na i-reveal natin yung price ng kanyang mga parts, hindi natin gagawin. Dito ka pala si Boss Alpon. So, dumayo ka pa from Caloocan papunta rito, no? So, salamat sa kanina, pinasilip mo sa akin yung unit mo. Ayun. Thank you, no? Shout out kay Boss Alpon, no? Thank you. Ayun. So, ayun, maggagabi na, nakikita niyo naman kung gaano karami yung mga nag-entry ng unit dito. At kung gaano karami yung tao. Hindi na ako nakapag-montage kasi hindi na tayo makakaporma. So, pinakita ko na lang sa inyo isa-isa yung unit na mga nandito. So, may inaantay ako. Hindi ko lang alam kung aabot or makakahabol. So, next video na lang yon pag nakaabot sila or dumating sila. So, dito ko natatapusin yung vlog ko. Shoutout sa lahat ng Thai Concept enthusiast na umaten dito sa NGO Philippines dito sa Rosario, Batangas. Alvin Moto Vlog, lagi nagpapaalala. Ride safe and peace out.